Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihiila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.
sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Uwi kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sakit nagpan. Magsawit kayo at siya'y paglangwan, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kayo po ay malugod naming tinatanggap, pinasasalamatan sa inyong pagsisimba sa ating simbahan dito ng Minor Basilica of the Black Nazarene. Kasabay niyan ang ating pagbati at pag-welcome sa ating simbahan ang mga deboto natin mula sa Banayoyo, Ilocos Sur, kasama sina Father Bernardo Gonzalez at Father Moises Andrada. Palakpakan po natin ang ating mga bisitang deboto mula sa Ilocos Sur. At mga kapatid, sa pagsisimula ng isang bagong linggo, tayo ay muling tinatawag ng Diyos, hindi lamang para tumanggap ng mga bagong biyaya, kundi upang maging bagong biyaya sa kanyang simbahan, sa ating kapwa. Kaya upang maging karapat, dapat pa rin tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Hefte, David, Samuel, at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid, at nagkamit ng mga pangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng bunganga ng mga leon, pumatay ng nagngangalit na apoy, at naligtas sa tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Ano pat napaurong ang hukbo ng dayuhan? Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay matapos buhaying muli. May mga tumangging palayain
sapagkat pinili nila na mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang nilibak at hinagupit, at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak. Mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api, at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagalagala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa lungga at mga yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan, sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin. Ang tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Poon ang pagpapalamoy iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Dinala sa ligtas na dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Purihin ang poon sa kanyang pag-ibig na dulot sa akin nang ako'y magipit. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Ako ay natakot, labis na nangamba sa pag-aakalang itinakwil mo na. Ngunit dininig mo yaong aking taghoy nang ako'y humingi sa iyo ng tulong. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang poon ng may hinirang, ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong unang panahong iyon, dumating si Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng Lawa, sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya may gapos ng matagal, kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa libingan at sa kabuluran at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatirapa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakilam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alas sa Diyos." Sinabi niya ito sapagkat inuutos sa kanya ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong niya si Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Pulutong, sapagkat marami kami," tugon niya. At mahigpit nilang ipinakausap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaang iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagpangkaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, "Papasukin mo na lang kami sa mga baboy." At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng Lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ng mga tao upang tignan kung ano ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, ay nakita nilang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamahanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, "Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo." Umalis ang taong iyon at ipinamalitas sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nang gilalas ang lahat ng nakarinig iyon. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. At muli tayo ay nagpapasalamat sa Diyos, nagpupuri sa Diyos sa isang bagong araw at bagong linggo na kanyang ipinagkaloob sa atin. Palakpakan natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. At kagaya ng sinabi ko po kanina, tayo ay nagagalak makasama ang ating mga kapatid na deboto mula pa sa Ilocos Sur. Alam nyo, kagabi pa po sila bumiyahe, 4:00 ng umaga sila dumating dito. Last week, tayo ay nasa kanila. Sa harapan po, kasama natin ang parish priest ng Our Lady of Lourdes sa Banayoyo, Ilocos Sur,
si Father Bernardo Gonzales. Palakpakan po natin si Father Buds. At ang parish priest ng St. Stephen Parish sa San Esteban, Ilocos Sur, Father Moises Andrada II. Sa totoo lang po, nung kami ay nagpunta sa Ilocos Sur last week, dahil dinala natin ang imahin, isang replica imahin ng Poong Nazareno, nakakatuwahong makita. Una, yung ginawa ni Father Buds, sila ay nag-ikot, hindi lang sa parokya niya, ibinahagi niya ang imahin sa iba't ibang barangay, sa iba't ibang parokya, kagaya ng parokya ni Father Moises sa St. Stephen o San Esteban. Ibinahagi niya rin yung debosyon sa iba pa nating kapatid. Napakagandang sign. At sila rin naman, yung mga kapatid natin doon, nakaka-pressure talaga dahil sa kabutihan ng kanilang pagtanggap sa amin, lalo na pagdating sa mga pakain. Naku, maya't maya ang pakain talaga. Talagang kung tumagal-tagal pa kami, ilang kilo kaya ang dadagdag sa timbang namin sa sobra nilang kabaitan sa pagtanggap sa atin. At alamunin niyo mga kapatid, sa pagsisimula ng bagong linggong ito, magandang magkaroon tayo ng mga bisita, mga kasamang kagaya nila, na galing pa sa malayong lugar, at sila ay nagpunta rito sa atin upang makasama natin sa iisang debosyon natin, pananampalataya natin sa Poong Jesus Nazareno. At sa pagsisimula ng ating linggong ito, napakagandang pagbasa ang ibinibigay sa atin. Baka sabihin nyo, Father, anong maganda doon tungkol sa sinasapian, tungkol sa demonyo? Huwag nating tignan, huwag nating pagnilayan yung lamang pagsapi ng demonyo, yung pong ginawang pagpahirap ng demonyo. Ang tignan natin, ang baunin natin ay ang kapangyarihan ni Kristo laban sa kalaban sa demonyo. Kung paano niya pinagaling ang lalaking matagal ng pinahihirapan, itinali na nila yung lalaki. Ha? Itinali na ang tagal na niyang naghihirap. At nang dumating si Kristo sa kanyang buhay, siya ay pinalaya. Kaya itong magandang tanong natin, araw-araw, humaharap si Kristo sa iyo. Gusto kang pagalingin, gusto kang palayain. Papaano mo siya tinatanggap? Sa tagal na ng mga paghihirap na dinadanas mo dahil sa mga itinatago nating kasalanan, ipinagpapatuloy nating kalokohan, dahil sa mga maling ginagawa natin, gustong gusto kang palayain, pagalingin ni Kristo. Ang tanong, tinatanggap mo ba ang pagpapalaya ni Kristo? O pinag-iisipan mo pa, pasensya na Lord, gipit kasi ako. Mukhang hindi ko pa matitigil ito. Pasensya na Lord, napapakinabangan ko pa kasi siya. Kaya mukhang hindi ko maititigil ito. Pasensya na Lord, kailangan ko lang talaga. Kaya nagagawa ko ito. Mga kapatid, araw-araw, pinapipili tayo ng Diyos. Kung gusto mong maging malaya o magpapatuloy kang bilanggo ng mga pagkakasala, ng mga pagkakamaling itinatago at ipinagpapatuloy pa rin natin. Yung dinalaw po naming mga simbahan doon sa Ilocos Sur, alam mo natin na nagkaroon ng mga maraming matitinding bagyong dumaan sa kanila. Last year, July, maraming simbahan din sa kanila ang tinamaan ng lindol. Isa dyan yung simbahan ni Father Moises. Talagang pagpunta ho namin, ilang simbahan ang hindi pa namimisahan sa loob dahil sa mga bitak-bitak, sa mga sira na dulot ng lindol. Maraming mga nakita kaming nasira din ng mga nagdaang bagyo.
Pero mga kapatid, nakakatuwang makita at nakakalakas ng loob makita na kahit maraming ibinagsak ang mga bagyo at lindol na nagdaan sa kanila, nananatili silang nakatayo, nananalig, nagtitiwala at sumasamba. Maraming pagkakataon sa buhay natin na ibinagsak tayo. Problema, mga tao, mga karanasan. Pero huwag nating kalilimutan, tuwing magsisimula ang isang bagong umaga, laging ipinapaalala ng Diyos, ikaw man ay binagsak, nandito ka pa rin dahil hindi ka nawasak. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na sana araw-araw huwag natin hayaan na maging bilanggo tayo ng kalaban. Bigyan tayo ng Diyos ng lakas at tapang na itigil ang mali, iwan ang masama, at yakapin ang pagpapagaling at ang kalayaan na inaalok ni Kristo para sa atin. Sa pangalan ni Jesus, gumaling ka, lumaya ka, maligtas ka. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan, ilapit sa Ama nang may pananalig ang ating mga panalangin at sabihin, kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang Santo Papa, ang mga obispo, mga pari at mga diakono, naway matulungan tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang na makapagsalita ng may katatagan sa ngalan ni Jesucristo. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naging manhid na sa pagkakasala, naway hipuin ang Espiritu ng Diyos upang magsisi at magbago sila ng pamumuhay. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naghihinanakit dahil sa hirap at pagdurusa, naway maalalayan natin ng walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa nating personal na pangangailangan. Ipagdasal din po natin ang lahat ng may sakit sa ating pamilya, sa ating pamayanan, ang mga nag-aalaga, ang mga tumutulong sa mga may sakit. Ipagdasal natin ang mga kababayan nating biktima ng iba't ibang kalamidad, trahedya sa ating bansa, lalo na ang mga nawalan ng bahay at mga mahal sa buhay. Ama naming maawain, nagbubunyi kami sa iyong naguumapaw na pag-ibig para sa amin. Paghariin mo ang iyong kapangyarihan sa amin. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ng sandibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pospusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo. Sa mamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag mong hayaang sirain ni numan o nang anuman ang iyong kabutihan. Magbigayan pa rin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magtatanggol sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo.
ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Sa darating na Huwebes, February 2, 2023, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo, o mas kilala rin sa tawag ng Piyesta ng Kandelarya. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila, tanda na si Jesus na ating manunubos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila, at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service. Sa darating na February 2, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Maraming salamat po.
Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling ng iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kasabay po ng ating pasasalamat sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon. Kayo pong mga kababayan namin dito sa iba't ibang panig ng bansa at sa mga kapatid nating deboto sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa inyong ibinibigay na tulong, pinansyal, material. Yan po ay ating nagagamit sa pagbibigay natin ng ambag sa pangangailangan ng mga kapatid nating higit na nangangailangan. At tayo po ay nagpapasalamat sa pagdalaw nila Father Buds, Father Moises at ng mga kapatid nating deboto mula sa Ilocos Sur. Ipagdasal po natin ang kanilang ligtas, maayos na biyahe, pabalik mamaya sa Ilocos Sur. Sa inyong mga tulong, ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala para sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay saging